Attorney Kuya Mark, ano ba ang polisiya at ang batas tungkol sa anti-financial scamming? Ang policy ng ating government, this law, ito tinatawag na Anti-Financial Scamming Act. This is actually signed by President BBM, I think last month or 2 months ago. Mm. So ano ba itong batas na ito, itong anti-scamming? Ano bang policy ng ating government about anti-financial scamming? Number one, kailangan ang ating government mag-promote ng awareness how to use financial accounts. Kung may bank accounts kayo, e-wallet man yan, mga e-wallet like Paymaya, mga GCash, yun tinatawag na e-wallet, mga bank accounts, kailangan alam nyo paano gamitin yung bank accounts ninyo. And kailangan ang ating government magprotekta sa ating mga kababayan against cyber crimes. Kasi ito mga accounts natin, minsan ginagamit sa mga cyber criminals. Paano ginagamit ito? I-hack yung account ninyo. Pag-hack, tapos may receive kang mga emails, akala mo, okay to na email ha, i-click mo, pag-click mo, lahat ng account mo, makukuha nila. Lahat ng mga confidential informations, makukuha nila. Kasama yung Facebook, kasama yung password mo, account numbers mo, and to the extent, ma-withdraw nila ang kwarta mo sa inyong mga bank accounts. That's why, ang policy ng ating government is to protect the people against cyber criminals and to promote awareness paano gamitin itong mga financial accounts. So, yun ang objective ng ating batas about Anti-Financial Scamming Act. Tama po kayo dyan, attorney. Kasi ngayon, usong-uso, ang daming nabibiktima ng mga scam, lalo na yung mga e-wallet. Minsan, nagtataka ka na lang, maraming nakukuha. Kasi may na-receive ka sa Messenger, sa Facebook. I-click mo yan. Pag-click mo, ibibigay mo kasi, okay to, kasi nanalo ka daw na sa 5,000, i-click-click mo. Tapos, pag-click-click mo dyan, na-leak na pala sa bank account mo. Tapos, nagtaka ka, bakit na yung kwarta mo sa loob, bakit nabawasan ng 5,000? Bakit nabawasan ng 1,000? Kahit nabawasan ng 50 pesos. 50 pesos, malaki na yan. Bakit? 50 pesos, what if 1,000 ang nabiktima sa 50 pesos? What if 500,000 mga Pilipino ang nabiktima? Minus 50,000 pesos, ilang milyon na yan. That's why, kailangan talaga na mag-ingat sa pagbibigay ng financial, yung tinatawag na mga bank accounts ninyo. Tingnan nyo kung tama ba na i-link yung mga bank account ninyo sa mga social media pages ninyo, sa mga cellphones ninyo. To tingnan natin yan kasi nga yung gaano ba talaga ka-secured ang online banking. Gaano ba ka talaga ka-secured yung mga credit cards ninyo? Yung credit cards ninyo, saan nyo nilagay? Sa ordinary wallet lang ba? Kasi may special wallet kin Carlo. Yung credit cards nyo, kailangan ipasok nyo doon sa isang wallet na hindi pwede. May computer kasi ngayon na iscan. Ganun lang ang wallet mo. Hawakan nyo yung wallet mo. Lahat ng mga system makukuha. May ganun. So, kailangan may isang device na ilapit lang sa wallet ninyo. Lahat ng mga password, lahat ng mga bank transaction ninyo makukuha. So, may isang wallet na binibili. Yung Pitaka. Na doon mo dapat ipasok yung mga credit card ninyo kasi kahit ganong scan yan, hindi makukuha ang inyong mga informations, lalo na ang mga password, mga credit card numbers, and yung mga banking transactions ninyo. Tama, kasi maraming mga tumatawag din sa phone call, nalalaman na, kunyari, nag-apply ka ng credit card sa isang banko, tapos may tatawag sa'yo, hinihingi yung bank information mo, at ihaharas ka ng mga to. Minsan nangyayari din yun, hindi lang physical, kundi online din. Pwede ka mag-reach out sa'yo. So, kailangan talagang maging maingat when it comes to giving out your information. And protektahan talaga ng bank. Oh, kasi bakit? Bakit kailangan protektahan ang information niyo? Kasi magagamit yan, pwede yung ma-withdraw yung kwarta ninyo na pinaghirapan ninyo, bakit nabiglang nawala. Or second, pwede rin pasukan ang account ninyo ng mga illegal na mga kwarta, illegal na mga galing na funds.
Tapos bigla ka, uy, bakit ang account mo na umabot ng 100 million? Saan ito galing? So pwede rin magagamit ang accounts ninyo. Tapos may lumalapit sa inyo, harasin kayo para kunin yung kwarta na pinasok sa mga accounts ninyo. So security ng inyong pamilya, pwede madamay pa. That's why kailangan talaga, tama itong ginagawa na batas na ito, na itong tinatawag na awareness sa how to protect financial accounts, mga bank accounts, mga e-wallet, mga GCash, mga Paymaya. And second, yung tinatawag how to, the government should give protection against cyber criminals. Kasi ang criminals ngayon, mga Carlo, hindi lang yung mga tulisan na makikita mo na mga barubado may hawak ng baril. There is such thing as cyber criminals na hindi mo nakikita but nabiktima ka na pala. Mm.